Okay, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher. Magandang umaga po, teacher. Masaya ako nakakita ka tumutin kasi isang ito tayo hindi nakita, hindi ba? Okay. Kung araw na ito, pagkakulong tayo bago pag-aaralan. Excited naman kayo sa aking bagong kawalingin. Sinong mga excited na matuto ng ating bagong pag-aaralan? Nga po, itaas ang kamay. Yan, excited na sila. O, teacher, excited na sila. Okay po. Pero kung magandang sila, mga bata, magandang ako, mga tayo online class. O, meron tayong, meron kayong dapat na sundin para maging matagumpay itong ating. Okay po na, mga bata. Bata, pumasok sa online class sa minuto bago ang nakatakang oras. Nakaka-introduce kayo dito sa ating Google Meet. Bago tayo mag-inap para na parehin kayo po. Ang antin na kayo dyan sa mga pinuutuan ninyo. Tapos, sunod, dapat maging handa sa ating klase. Dapat nakahanda nyo yung mga gamit sa pag-aaral. Gagamit na lapis. Magluwak na bang lapis? Hindi nga po, patingin. Itaas ang inyong mga lapis. O, magpunta sa baka yun din sa pagkakitin mo? Pambula? Sir. Book? Yan. Hindi nyo mga bata. At syempre, mahalaga dapat maging galang. Maging magalang sa inyong guro kapag sumasagot. At mga kaklase. Itaas lang daw ang kamay kapag sasagot sa teacher. At mo lang lang ganyan kasi nakikita ni teacher ang iyong ang mukha mo dito sa screen. Nakikita ni teacher kung nakataas ang iyong kamay at kung gusto mo sumagot. Sunod, dapat daw patayin ang mic kapag hindi ka pa tinatawag mo. Bubuksan mo lang ang mic mo pag itinawag ng teacher ang iyong alay. Para hindi ka kumarapin na hindi na kamag-ibig. Ito mo, buksan lang doon kapag tinawag ng teacher ang iyong pangalan. At napaka-importante ang practicals na nga itinuturo ni teacher. Okay, para malipitan mo kung ano ang ating pinag-aaralan. O, dapat din alisin mo muna yung mga bagay na maaaring makasagabal sa iyong pag-aaral. Gaya na, ano ba, kalakas. Mamaya ka na muna daw maglaro. O kaya, nagsiselfos ka. Mamaya na muna manood ng mga video sa Facebook, ha? Mag-aaral muna tayo. Focus muna tayo dito sa ating klase. Okay, ngayong araw, ang pag-aaral natin ay tungkol sa paghingi ng tulong. Sino-sino kayang mga tao yung karapat dapat paghingian ng tulong? Okay, sa aralin nito, malalaman natin kung sino-sino siya. Okay, sa unang larawan, mga bata, tignan nga po. O, nakikilala mo ba ang lugar sa larawan? Nakikilala mo ba yan? Opo. Ang nakikita. Ano po ang inyong nakikita? Sige nga po. Si Angeli. Ano ang inyong nakikita, Angeli? Angeli, anong nakikita mo sa larawan? Palengke. Palengke, tama. Ayan na ikaw na ang palengke. Saan kayo sa palengke yan? Yung nasa picture na yan. Ay, kilala nyo kaya kung saan palengke yan? Pamilyar po ba sa inyo yung palengke na yan? Sinong nakakaalam po sa palengke yan? Sige nga po. Oh, yes, Ella. Ang palengke po yan. Sa Muntalban po. Palengke sa Muntalban. Saan ka itong bahagi ng Muntalban? Saan lugar sa Muntalban kaya yung palengke na yan?
seat belt is sige nga po, ano ka ba? Patingin si teacher niyo kung makakakilala sa palengke na yan? Saan kaya yan makikita sa Muntalban? Sa South Belt 80 po. Sa South Belt 80, tama. Ayan yung palengke dito sa ating kumida. Diyan sa labasan. Ayan yung ating palengke. Ano pa yung ito? Palengke, pag pumupunta tayo doon, si mama mo, pag pumupunta, anong ginagawa niya sa palengke? Sige nga po. Patingin nga si teacher kung lahat ginagawa natin sa palengke. Yes, Kira. Yes, Kira. Bumibili ng isda. Bumibili tayo ng isda, tama, para maging ulam natin. Ano pa? Ano pa po? Ano pa po yung ginagawa natin doon? Yes, Fiona? Bumibili ng gulay. Tama, bumibili ng gulay. Ano pa na? Meron ka ba? O si Lan? Yes, Lan? Ano ginagawa natin sa palengke? Pagpupunta tayo doon. Bumibili ng itlog. Bumibili ng ito, okay. Sa palengke, dito tayo ng ating mga pangangailangan, kagaya ng pagkain. Meron din mga tinitindang mga kasuotan sa palengke. Okay, diyan natin makikita yung ating mga pangunahing pangangailangan. Okay, tignan po ang nasa larawan. Ano ang iyong nakikita? Ano po ang iyong nakikita dyan? Picture. Si Maxine. Maxine, tignan po ang nasa larawan. Maxine, ano ang iyong napapansin dyan? Umiiyak yung bata. Tama, may bata umiiyak. Ako, may iba ka pa bang nakikita? May iba pa po bang nakikita? Pagkapag sa bata umiiyak? Ano kaya ang nangyari? Ano ang palagag? Ano ang nangyari sa bata? Ano kaya ang tumiit? Ako po, Chair. Oh, yes, Eta. Hindi ako po siya ng nanay niya. Mahusay, Eta. Ano ba ang iyong sagot? Yung bata, kaya siya umiiyak, paano siya naiwan, napahiwalay sa kanya? Nanay. Ayan, magbabasahin yung picture na may speaker. Pakinggan mabuti kasi mama yung meron po ang mga speaker. Kahapon, pumunta kami sa balik. Bumili kami ni nanay ng Crayola. At ako ay naglaro at tumakbo palagbo. Ipukot ang mga sasya ng mga Teacher, di ko po kayo marinig. Teacher, di ko po kayo marinig. Ang pinag po. Lalakas mo nga kayo na para marinig po. Teacher. Okay. Oh, makinig na po sa unang tanong ni teacher. Oto, ano kaya ang maiksing pahaya? Oto po, saan kaya yung maiksing kwentong napakinggan ninyo? Naitipuhan ba yung kwento? Oto po, sir, di ko marinig yung kwento kaganina. Maingay. Maingay po? O sige, ulitin natin. Okay, o makinig mabuti ha? Opo. O ayan, naririnig mo na ba, Ella? Opo. O ayan, o ulitin ulit ni teacher. Pakinggan pong mabuti mga bata para maintindihan ang kwento. Okay po? O patay po muna ang microphone para hindi po masasapawan yung boses ni teacher. Okay po? Okay po. Okay. Oh. Kahapon, pumunta kami sa palengke. Bumili kami ni nanay ng Crayola.
Habang kami naglalakad, ako'y naglaro at palayo. Hindi ko na makita si nanay. Naku! Nawawala ako! Nanay, nasaan ka na? Okay, ayun po ah, maiksing kwento. O tungkol saan kaya ang maiksing kahayag na inyong narinig? O tungkol saan kaya yung kwento? Sige nga, sino nakaintindi ng kwento? I-ask nga po ang kamay para makita ni teacher. Sino kaya nakaintindi ng kwento? Yes, Angeli. Ako po, teacher. Ah, sino kaya makikin? Yes, kasi tungkol sa makikin yun. Sa batang nawawala. O, si Maxim muna. O, lakasan mo, Maxim, yung boses mo, ha? Para marinig ni teacher. O, tungkol saan yung napakinggan mo, Maxim? Ako po, teacher. O, kayo tulungan natin si Maxim. Yes, Ella. O, si Ella, tulungan natin si Maxim. Nawawalang bata po. Very good. Mausay, Ella, tungkol sa nawawalang bata. Okay, saan ba kaya pupunta yung dalawa, yung mag-ina? Saan sila nagtungo? Saan sa sila palengke. Very good. Maxim, pupunta sa palengke. Bakit nawala ang bata? Ano ba yung kanyang ginawa? Kanyang mama. Itaas ang kamay. Itaas po ang kamay para makita ni teacher. Ako po. Kamay. Yes, Lance. Si Lance. Asa? Ay, nawala si Lance. Okay, o sino ang tutulong kay Lance? Ako! Sino ang tutulong kay Lance? Ako po, Jen. Ako po, Jen. Hindi ko naman natin ang pagkakataon ng iba ninyong kaklase para makasagot din sila. Si Daryl! Daryl! Tumakbo siya. Laro. Okay, ano po yung sinasabi ni Ate Angeli? Ano po yung sinasabi? Naglalaro sa palengke. Naglalaro sa palengke. Tama si Kuya Lance kasi naglaro siya kaya siya pa hiwalay sa kanya. Nanay. Yung dapat gawin kung ang batang tulad mo ay nawala sa loob ng palengke o shopping mall. Ano kaya yung dapat gawin? Sa tingin mo, kapag halimbawa, napahiwalay ka kay mama, napabitaw pa kay mama, o kaya nawawala ka, ano ba yung gawin para makita mo? Sige nga po, itaas ang kamay. Yes! Angeli! Mangingi ng tulong. Tama! Dapat tayo ay mangingi ng tulong. Ano ba? Ano ba? Itaas po ang kamay. Kita ko nagtaas ng kamay si Fiona. Fiona. Malapit sa guard. Malapit sa guard. Tama. Okay. Hahanapin mo. Maghahanap ka dun kung merong guardia para makapagpapit sa kanya na. Boom. Tama ang iyong sagot, Fiona. Sagot na ni Fiona ang ating paklitang tanong. Kanino dapat humingi na? Tulong. Oh. Meron ka pa bang naisip na pwede natin ibang anong tulong? Sino po ibang isip? Yes, Maxim. Si Maxim. Sa police. Sa police? Tama. Kasi di ba kung mga police sa ating palengke, tinitignan nila kung maayos o tinitignan nila kung mga tahimik o maayos yung mga pamilya ng mga tao. Sinsigurado nila yung seguridad ng mga pamilya. Sa mga police, pwede tayo humingi na tulong. Okay, para sa ating sumunod na larawan.
Nakikita niyo ba ang nandiyan sa inyong mga screen? Opo. Ano ba? Opo. Oh, yes, sir. Ano po? School. Ano po? School. School. Ano na rin? School. Ano? School. Ano po ang Tagalog ng school? Paaralan. Paaralan. Okay. Anong paaralan kaya yung nakikita nyo? Nakikilala nyo ba yung paaralan na yan? Saan ba yan? Yes! Anjali! Southfield HC Elementary School. Okay, sa Southfield HC Elementary School. Ang ating paaralan. Paaralan. Nandito ba si Rian? Nakita ni teacher si Rian. Hello, ma'am. Ayan, nandiyan sa atin Rian. Nakita ni teacher. Okay. O, sige nga po mga bata, sabay-sabay nga natin sabihin ang pangalan ng ating paaralan. Ready? One, two, three, go! Ready? Go! Elementary school. Okay. Ganito, para makita ko yung pangalan kasi yung iba hindi nakikita. Okay, magkakakulay na tayo mga bata. Okay, ano na po ang inyong nakikita? Ano na po ang Mga bata. Very good. Mayroong mga bata. Ano ba? Christian Lin. Okay, o yung tamang tawiran. Ano kaya sa tingin niyo mga bata yung gustong gawin ng mga yan, ng mga bata na yan? Ba't kaya sila nakatayo dyan? Tumawid. Oo, tama. Sila ay tatawid. Ayan. Ano ang dapat gawin ng mga bata kung gusto kong tumawid sa kaisada? Ano po yung dapat gawin? Hindi nga. Pwede ka bang tumawid na lang bigla sa kaisada? Hindi po. Ba yun? Tatawid ka na lang? Lumakad sa kaisada. Lumakad. Siyempre, pwede tumawid na lang ang mga bata kagaya mo sa kaisada. Hindi ba? Kanino ka dapat humingi ng tulong para ikaw ay makatamid na maayos sa kalsada na hindi ka napapahamak o nasasagutan? Ako po. Okay. Yes, Ella. Traffic police po. Okay, sa mga traffic police, dapat mga tao magbabantay sa kalsada. Pwede mo silang tawagan para makatingin ka ng tulong para ikaw ay makatamid. Ayan, nandito ang mga tao na maaari mong hinian ng tulong. Una, siyempre ang mga guro sa ating paaralan. Ayan, sila teacher, pwedeng-pwede ka sa kanilang humingi ng tulong para sa iyong pangangailangan. Lalo-lalo na sa pangangailangan mo sa iyong pag-aaral. Pangalawa, pwede tayong humingi ng tulong sa mga police. Eto, sino kaya yan? Sandalang!
Sundalo. Pwede din tayo humingi. Ha? Sundalo. 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 Ha? Kanina yung sinabi ni Ate Kiki, mga traffic and picture. Mga kapag-balita, kailangan. Eto, kilala niyo ba yung mga yan? Barangay Tanod. Yes, tama mga barangay Tanod. Sila yung nagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan at kaayusan dito sa ating komunidad ng Southville ABC. Ano kaya yung mga to? Kilala niyo kaya? Guard! Guard! Mga guard, tama. Sila yung mga nag-abantay sa mga kaminihan. Sila yung mga chapter. Robinson, di ba yan yung mga nakikita ng mga guardia doon? At syempre, meron din tayo guardia sa paaralya. Kuya guard. Ating paaralya. At syempre, pwede rin tayong kumilit ng tulong sa mga pare at mga madre. Saan nyo sila nakikita? Yan, yung mga pare at madre. Sa simbahan. Tama, nasa simbahan nila. O, mga bata, meron tatanong si teacher. Bakit mahalaga na humingi ng tulong sa mas nakakatanda sa iyo? Bakit mahalaga na sa mas nakakatanda? Hindi tayo mawala, teacher. Bakit mahalaga na? Itaas ang kamay para makita ni teacher ang gusto mong sumagot. Oo. Teacher, para hindi tayo mawala. Para hindi tayo mawala. Okay, ano pa po? Tama ang iyong sagot, Rian. Ano pa po? Kila. Kila. Bakit ituturo tayo ng tama? Tama, para tulungan tayo ng tama. Ano pa? Bakit ito makikita? Para ligtas tayong makauwi. Para tayo ay makauwi. Tama rin yun. Ano yun? Ano pa? Malayo sa palmaka. Oo. Yun lang. Okay, wala na po. Sino pa po ang may sasabihin? Okay. Ano ka? Siyempre, mga mas kayong na dapat okay, meron ulit tayong sunod na gagawin mga bata. O, ang pamagat ng ating unang gawain ay may tiwala ako sa inyo. Okay po, nawawala ka, sino ang iyong hihingian ng tulong? Gayahin ang nasa larawan. Yan, sige nga, gayahin na natin. Ipakita nga po ang mukha. Ipakita ang mukha. Yan, kapag tama, baka ganyan. Okay, gayahin nga po. Pati din si teacher kung gagaya. O naka-thumbs up, tapos naka-kindat. Ibig sabihin, tama. Yan. Kapag ipapakita naman na hindi mo maaari hihingian ng tulong, ganito naman ang mukhang iyong ipapakita. Ganyan. Sige nga po kaya, nakahawak sa ulo tapos nakasimangot. Nakahawak sa ulo tapos nakasimangot. Ganyan. Yan. Ibig sabihin, mali. Okay, ulitin natin. Kapag tama, ano ang iyong ipapakita? Kapag tama, yan, masaya, tapos nakakindat. Pag mali, nakahawak sa ulo, tapos nakabuko at nakakikip at nakasimangot. Ibig sabihin, mali. Okay, handa ba ang mga bata?
Handa na ba? Opo. Oh. Okay, una. Pwede ka bang humingi ng tulong sa mga guro? Pwede ba tayo humingi ng tulong sa mga guro? Ano ang inyong sagot? Patingin? Patingin si teacher ng inyong mga sagot. Yan! Tama! O si kuya lang, si Dick pa nakikita. Yan! Thumbs up! Nakangiti at saka naka... Yan! Thumbs up! Next! Tama ang inyong mga sagot, mga bata. Sa pangalawang larawan, ayan, tignan niyo po, youngster. May hawak na baril, tapos may hawak na sigarilyo. Pwede ka ba humingi ng tulong sa mga gangster o sa mga, ayan, mga terorista? Pwede ka ba yung humingi? Hindi po patingin nga ng inyong sagot. Ano ang mukhang ipapakita? Yan, ganyan. Nakasimangot at na kayo ko ang inyong mga tulong. Kasi hindi natin sila pwede humingi ng tulong dahil sila ay kasama tao. Okay? Sunod? Ayan, mga bata, maliliit. Yung mga baby pa. Pwede ba tayo humingi ng tulong sa mga baby pa? Sa mga maliliit na bata? Sa mga baby? Sige nga. Patingin nga po ang mga sagot. Yan. Hindi pa tapos pwede kong tulong sa mga baby o sa mga batang mas nakakabata pa sa akin. Kasi limitado pa rin ang kanilang kakayahan kaysa sa itong mga batang may gulang na 7 hanggang 8 taong gulang. Sunod. Ayan. Tindera sa palengke. Tindera sa palengke. O, sa mga tindera sa palengke, pwede ka bang tulong? Ayan. Tama ha? Inyong sagot. Ang step next, number 5. Number 5. Number 5, mga pulis. Pwede ng tulong sa mga pulis? Ayan. Tama ha? Sagot. Ay, mawag sa'yo mga bata. Parangkakan natin sa ating mga kanina. Sarili, sabay-sabay. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sunod na gawin. Okay. Ang pamagatan ng gawain na ito ay pinalangin mo. Okay, sa dito, meron ako sa mga iba't ibang klase ng mga pinalangin. Inatang kayo magpatuloy, bilangin muna natin kung ilang mga pintuan ang nasa larawan. Una! Bilangin natin ang sabay-sabay. Isa. Isa, dalawa. Tatlo. Tatlo. Lima. Dalawa. Apat. Lima. Lima. Okay, ilan po lahat-lahat ang mga pintuan? Lima. Ano-ano mga pintuan? Ano-anong mga kulay ng pintuan sa larawan? Red, green, orange. O, patay pa rin ang pintuan. O, patay na lang ang pintuan. O, tatawag si teacher na pangalan para siyang magsasagot. Okay po? O sige, si Awi, nandyan pa ba si Awi? Nandyan pa ba si Awi? O, si Daniela, next. Daniela. Daniela? Ay, nawala na si Daniela. O, Dali. Si Dali, no? Blue, yellow,
Maingay yung background ni Kuya Daryl. Okay, next. Angelie. Kapit na paborito mong kulay. Okay. Ano paborito mong kulay, Angelie? Red. Red. Okay. Ano ang Tagalog ng red? Pula. Pula. Okay. Angelie, meron po tanong sa loob na pinipuan na ito. Okay. 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 Tingnan natin kung ano ang loob ng puso. Ayan. O, Angelie, mabilis mo sumama sa inyong paaralan para sa isang lakbay aral patungo sa sikat na question sa ni Lolly Rodriguez, ang dating Pangulo ng Senado at naging alkalde ng ating bayan. Si Asherin Nikla Kamangang Kalban. Gusto mong marami ng ibang pag-informasyon ng sa guro o sa mga kandidata? Guro. Sa guro. O, tingnan natin kung tama ang pagkakot ni Angelie. Wala ka na rin, Meg. Okay, tama ang Angelie. Bigyan natin si Angelie ang pangalan na kasi tama ang kanyang sagot. Sabay, ready to go! 1, 2, 3, 4, 5. Mapusay, Angelie. Okay. Kung may makapili mo sa pula, kaya hindi na pwede, hindi pwede. Ha? O, si Ate Kayla. Si Ate Kayla. O, Ate Kayla, ano gusto mo dyang kulay ng pinto? Yellow. Yellow? Ano ang Tagalog ng yellow? Dilaw. Dilaw. Okay. Kasama ang iyong ina, nagpunta kayo sa Robinson's Montalban para mamili ng pagkain. Ngunit, napabitaw ka sa hawak na iyong nanay. Kanino ka hihingi ng tulong para makita mo ang iyong ina? Sa pare o sa gwardiya? Kanino hihingi ng tulong sa ina? Sa gwardiya. Sa? Gwardiya. Okay lang. Guard. Sa guard o sa guardia. I-off muna, kasi umiingay. I-off ko na po. O, i-off. Yan. Okay. O, napili na ang dilaw at pula. Ibig sabihin, ang pagpipilian na lang natin ay ang asul, ang berde, at kulay kahel na pinto. Okay. O, ang sunod naman na pipili ng pinto, yung di pa ni teacher na tawag kanina, si Ayesha. Ayesha. O, buksan ni Ayesha ang kanyang mic. Yan. O, Ayesha, pili ka sa mga pinto na asul, berde, at kulay kahel. Ano ang gusto mong pinto? Green. Kulay? Green. Ano ang Tagalog ng green? Green. Berde. Okay. O, buksan ni teacher ang kulay berde na pinto. Yan. O, Ayesha, makinig mabuti ha.
Nais mo at ng iyong nanay na makabili ng matibay na walis-tambo. Nalaman mo na matibay ang mga gawang walis-tambo mula sa sitio makaingalan, Barangay Puray. Kanino kayo maaaring humingi ng tulong upang makahanap ng inyong nais na gamit sa bahay? Sa turista o sa mga tindera sa palengke? Sige nga, Ayesha. O kanino kayo hingi ng tulong para malaman mo? Tindera sa palengke. Sa? Sa palengke. Mama, Ayesha. Hingi ka ng tulong sa mga tindera sa palengke. Kasi sila talaga yung higit na nakakaalam sa mga tinitinda nilang produkto. Bigyan natin si Ayesha ng 5 palakpak. Sabay-sabay. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5. Okay. O magpapakasin tayo mga bata. Sina ang best. Asul at kahel na lang ipilihan. O, ano ang Tagalog ng blue? Azul. Azul. Okay, buksan ni teacher ang azul na pinto. Ito po ang iyong tanong, Kuya Lan. Namamasyal ka kasama ang iyong pamilya sa Wawa Dam. Nang hindi sinasadyang napahiwalay ka sa iyong grupo, kanino ka hihingi ng tulong? Sa mga barangay tanod o sa mga batang naglalaro? Sa mga barangay tanod. Tama! Tama ang iyong sagot, Kuya Lan. So, husay! Okay, hingi ka ng tulong sa mga barangay tanod. O, bigyan din natin si Kuya Lens ng 5 palakpak. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5. Okay, o next. May natitira pang isang pinto, yung kulay kahel. Sige nga po. Yan, si Kuya Daryl, nagtataas siya ng kamay. Yes, Kuya Daryl. Kanil Daryl ang kanyang microphone. Daryl? O, si Kuya Daryl. May isa na lang natitira. Ito ang Kuya Daryl. Mabuti, Kuya Daryl. O, hindi ka sa kalsada. Dahil na mga dumadaan. Hindi na sa mga traffic point. Sir, o mga mother, o kanina ito si Arlene, saan po? Sa police. Sa mga uli, sinasabi. Yan, tapos yung sagot, Arlene, saan? Ibigan din natin ang uli ng lima. Thank you. Gawain. O, makinig na po. Sabihin ang opo kung ang larawan ay nagpapakita ng paghingi ng tulong sa iba at hindi po kung hindi sumasang ayon. O, tatawag ulit si teacher ng mga sasagot ha para o, hindi mag-ano, hindi maingay yung background natin. Okay, ayan. Nalaglag ang laruan mong bola sa swimming pool. O, hihingi ka ba ng tulong para dyan? Para makuha mo yung bola? Opo o hindi po? Opo, sir! Ay, opo. Sige. O, sige. Ella Kay. Ella Kay. Opo. Opo. Kung tama ang sagot ni Ella Kay. Tama! Tama na naman ang sagot ni Ate Ella Kate. Mahusay, Ella Kate. Tama ang iyong sagot. Hihingi ka na tulong. Okay, para sa susunod na larawan, ayan. Nahutog ka
sa iyong abay o bisikleta. Hilingi ka ba ng tulong? Opo o hindi, sir? Ako po, sir. O, si ano naman? Si Fiona. Fiona? O, si Fiona. O, yes, Fiona. O, hilingi ka ba dyan ng tulong? Opo o hindi po? Papa. Opo, tignan natin kung tama ang sagot ni Fiona. Yan, tama rin ang sagot ni Fiona. Opo, hihingi na tulong. Okay, next, pangatlo. Larawan. Ayan, ang mga bata, humingi sila ng tulong sa traffic enforcement. Tama ba ang kanilang ginawa? Opo o hindi po? Ako po, sir. Ako. Si ano po? Si Angeli. Si Angeli naman. O, dyan po si Angeli. O, bigyan natin mo pagkakataon yung ibang ninyong mga kaklase para makasagot sila, ha? Opo. Opo. Ang sagot ni Angeli ay, opo, tignan natin kung tama ang kanyang sagot. Yan. Opo, tama ang sagot ni Angeli. Ito tayo ng tulong sa mga traffic enforcers para tayo ay makatawid sa mga kaklase. O, next, ayan po. Natutulong ikaw. Sige nga po. Si Maxim. Si Maxim. Si Maxim. Si Maxim. Na? Ay, nawala na. Nawala si Maxim, nawala si Maxim. Si Rian. Rian, hindi ka pa yung tulong kung ikaw ay matutulog na? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Tignan natin kung tama ang sagot ni Rian. Yan. Siyempre, di ba na matutulog? Kasi hindi nang tulog kasi matutulog ka na, di ba? Okay. O, yan. Tignan nyo nga po yung bata. Umiiyak siya. Ano kayang nangyari sa kanya? Kaya siya umiiyak. Kayang nangyari sa bata na yan. Kaya siya umiiyak. Ako po, teacher. Yes, Lance. Inaway. Inaway? Kung inaway niya siya, hindi ko siya ng tulong? Opo? O hindi po? Opo. Natin, kung tama ang sagot ni Kuya Lance, yan. Siyempre, hihingi ka na tulong sa iyo. Tama. O, ibababa ang paa ni Ate Ena Krimi. Ayan, ibababa ang paa. Huwag itataan ka kasi nakakita ang shirt mo. Okay, o para sa ating pang-apat na gawain, okay, mga bata, o ano ang yung gagawin sa mga sumusunod na sitwasyon? O pipiliin lang ang tama sagot. Okay, ayan, ilabas notebook at halat. Mga bata, ilabas na po ang inyong mga notebook at halat. Okay, hawak na ba ang notebook at halat? Hawak na po ba? Apa? Yan. Okay, o babasahin ni teacher ang mga katanungan. Isusulat dyan sa inyong notebook ang madami ha? Ito, number one. O, lagi mo na. Number one. Tundo. Okay. O, nakita mo na hindi maayos na usap ang iyong kalaro sa mga... Teacher! Po. Teacher, ulitin mo. Hindi ko po okay. Narinig. O, makinig na mabuti si Ate Elkin, ha? O, ulitin na lang, teacher. Number one, nakita mo hindi maayos ang pakikipag-usap ng iyong palaro
sa mga umiikot na barangay tanod sa inyong bayan. Ano ang iyong gagawin? A. Sasawayin ko sila. B. Pakiisahin ko. C. Pabagal ako lang sila. At letter D. Ang gagawin. Ulat ang titik niya ang tuto. O isang titik lang ayan, dahil mo ko kopik mo. Ano ha? Kasi matatagalan tayo. Tapos, tapos na po, Chair. Okay ba? O pwede na tayo start sa pangalawang tanong. Okay. Sige muna natin. Pagkakotan muna natin. Sige nga po si... Ah, sige nga po si Kayla. Kayla, ito ka ba? Apa. Opo. O, ano sagot ni Kayla sa una nating tanong? A. A. Sasawayin ko sila. Sige ko tama ka. Yan. Yeah. Tama ang sagot ni Kayla. Sasawayin. Dapat. Kasi dapat lagi tayo maayos makipag-usap sa mas nakakatanda sa atin. O next, number two. Dahil sa COVID-19, marami ang nawalan ng trabaho. Kasama na ang iyong mga magulang. Ano ang iyong gagawin para matulungan mo sila sa iyong simpleng paraan? A. Tutulong ako sa paglilinis ng aming bahay para matuwa sina nanay at tatay. B. Magagalit ako sa kanila kasi wala na silang trabaho. Letter C. Aasar ko sina nanay at tatay kasi wala na silang trabaho. Letter D. Aasar ko sina nanay at tatay. Yes, Angie. Ano ang iyong sagot, Angie? A. A. Tutulong ako sa paglilinis ng aming bahay para matuwa si nanay at tatay. Tignan natin kung tama ang sagot ni Angie. Tama ang iyong sagot, Angie. Tutulong sa paglilinis ng bahay para matuwa si nanay at tatay. Ikaw, ang mayroon ka na pwedeng gawin sa inyong tahanan, kagaya ng pagwawalis, diba? Pwede na gawin kaya paglilipit ng iyong mga gawaan. Yan, kaya-kaya na yung gawin ng mga batang kagaya mo. Next. Sunod po, number three. O, isulat ulit ang titik, ha? O, number three, habang namamasyal kayo sa Wawa Dam, ay may nakita kayong mga bata na may buhat-buhat na mabibigat na sako ng talong at iba pang mga gulay sa napanalim ng mga taga si Cho Inigan. Nagtitilin niya ang mga ito sa palengke. Bagamat sila ay bata pa, napipilitan silang magtrabaho para kumita ng pera. Ano ang gagawin mo para makatulong ka sa mga batang ito? A. Aasarin ko sila. Hindi ko sila papansinin. Letter C. Sasabihin ko sa aking nanay na bumili ng tinda nilang gulay para mabawasan ang bigat ng kanilang gulay. Letter D. Wala akong gagawin. O, sige nga, sino po ang gusto magsagot ng ating pangatlong tanong? Oh, yes, Kina. Letter C. Letter C. O, ma, kaya mo na bang basahin yung nakasulat dyan sa screen, Kina? Sabihin ko sa aking nanay.
May na sila. Hindi lang sila nilang gulay para, o may kasunod pa Ate Kayla, ito po oh, yan. Ma ba wa san ang tindang bigat na ka nilan kanilang da na. Wow! Ang galing na ni Ate Kayla magbasa. Laki na lang ang improvement ni Ate Kayla. Dati medyo mabagal pa. Ngayon medyo bumilis-bilis na lang kaunti. O, ipagpatuloy mo yan Ate Kayla ha. Magpa-practice ka pa ha. Okay. Approved kay teacher. O, ang sagot ni Ate Kayla ay T60. Tingnan natin kung tama ang kanyang sagot. Yan. Gumalaw, ibig sabihin, tama ang sagot ni Kayla. Yan, check! O, pang-apat na tanong. Nais mong kumuha ng pagkain sa taas ng inyong cabinet. Ngunit, hindi mo ito kayang abutin. Ano ang maaari mong sabihin sa iyong ate para tulungan kanya? A. Hoy! Kuhaan mo nga ako ng pagkain. B. Hahampasin ko siya para mapansin niya ako. Letter C. Sasabihin ko na nagugutom ako at kung maaari niya akong tulungan para kumuha ng pagkain sa taas ng cabinet. Letter D. Hindi na lang ako kakain. Okay, ano ang tamang sagot? Maxim? O, pakinggan natin si Maxim. Ano yung sagot? C. Titik? C. Oo. Natin kung tama ang sagot ni Maxim. Yan! Nagkaroon ng kulay yung titik C. Ibig sabihin, tama ang sagot ni Maxine. O, habang naglalaro ka, ay aksidente kang natalino at nagkakang ng iyong tuhod. Ano ang sagot mo sa iyong kita na humabot ng iyong tuhod? A. Sasabihin ko na maraming salamat kuya. Titik B, isusunggo ko siya sa aming nana dahil hindi niya ako binabantayan. Titik C, hindi ko siya papansinin. Titik D, wala sa nabanggit. Okay, ano ang tamang sagot? Ano po ang tamang sagot? Sino yung pan-teacher mo? Okay. Ayesha? Si Ayesha? 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 Si Ayesha? Napa-out na ata si Ayesha. O, sino na naman tulong kay Ayesha? Tulong kay Ayesha? Ako po, teacher. O, yes, Maxine. Maxine. Letter A. Letter A. Sige nga, Maxine, tignan ni teacher. Kaya mo na bang basahin yan yung nasa titik A? Opo. Hindi nga po parinig si teacher, Maxim. Basahin ko. Ay.
Basahin mo. Sino ka ba sa litik? Sasabihin ko na maraming salamat, kuya. Very good! Ang galing si Maxine! Ang galing na rin ni Maxine mag-usap! Mausay, Maxine! Wow! Okay. Approved din kay teacher. Galing ka! Tignan niyo, teacher, kung tama yung sagot ni Ate Maxine. Yan! Sasabihin ko na maraming salamat. Check! Tama ang iyong sagot, Maxine. Okay? O mga bata, o tatanungin kayo ulit ni teacher, sino-sino ang mga tao na pwede nating hingian ng tulong? Police. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Enake. Enake. Guardia. Guardia. Check. Oh, sino pa? Anjali. Police. Police. Check. Oh, sino pa? Diba? Barangguha. Ako pa, Chair. Ano po? Ako. Tandaan, ano? Kailan ni Manina? Guha po. Guha, mahusay. Check then. Yes, Lance. Si Lance. Barangay. Barangay, mga barangay tanod. Tama, check ulit. Meron pa? Ako po, teacher. Ah, sino pa po? Guardia. Guardia, tama. O, kahit lahat po nito na yun, tama pa rin ang iyong sagot. Okay, so meron pa po? Meron pa po ba? Tanong ni teacher. Ako, Laki. Teacher. Yes, Laki. Kasi po sila po yung may alam. Sila yung may alam na gagawin. Tama si Laki. Ano pa? Ano pa? Meron pa po? Okay, wala na, magpapatuloy na ulit tayo mga bata, ha? O, para sa ating pang-anim na gawain, ito ay tumagal ng isang license. O, mag-isip ng isang karanasan na humihingi ka ng tulong sa isang tao. At ikaw ay kanyang hinihingan. Isusulat sa tulungbook ang ginawa o sinabi ng taong gumawa ng kabutihan sa'yo. Okay, maaari magpatulong sa iyong nanay. O mga nanay, screenshot po ito kung nakapaskin to screen. Ayan po yung gagawin ninyo, assignment. Screenshot nyo po yan. 1, 2, 3. Ayan, screenshot nyo po. O, isi-send ko na lang din po sa ating group chat. Okay. O, isi-send ko lang mag-screenshot tapos isi-send sa group chat natin. Okay po? O, para sa ating pang-pitong gawain. Okay na po, Chair. Set ang inyong lapis at notebook. Set ulit ang inyong lapis at notebook. O, ang isasagot naman natin, o pakinggan ang panutok. Lagyan ng check ang bakod bilang na isang batang tulad mo ay hindi na kailangan humingi ng tulong at ehis kung sinakailangan mo pa ng tulong. Isulat ang sagot number one, paghuhugas ng kamay. Hindi ka pa ba ng tulong? Maghuhugas ka ng kamay? Isulat ang sagot. Isulat ang sagot.
Oh, number two. Number two. Hindi ka ba nagtulong? Sir? Ano po, sir? Hindi ko po narinig. Oh, number two. Hihingi ka na at hindi mo alam ang daang pauwi. Hindi ka ba ng tulong? Opo. Opo. Oh, number three. Sino ang gustong magbasa na? Ang tanong. Wow. Wala ang iyong alaga. Sino gusto mong basa na ba? Mayroon bang gusto magbasa? Basa ang iyong alaga. Yes, Fiona. Yes, Fiona. Sige nga, karunig niya ng pagbabasa ni Fiona. Nawala. Aso. Nawala ang iyong alagang aso. O, number three, binasa na ni Atli Fiona ang tanong. Nawala ang iyong alagang aso. Hihingi ka ba ng tulong para mahanap mo siya? Check o hindi? Check! Ako po, teacher. Okay, yung isusunod lang po ang sagot kasi mamaya ipapasa kay teacher. Okay po. O, number four. Sino gusto magbasa ng tanong sa number four? Itaas ang kamay. Sino gusto magbasa ng tanong sa number four? Ako po, teacher. Sige po, si Maxine. Si Maxine. Pagbili sa tindahan. Pagbili sa tindahan. Okay, hindi ko ba ng tulong kapag pupunta ka sa tindahan para bumili? Check o hindi? Isulat ang iyong sagot. Isulat po ang iyong sagot. Okay. Naisulat na po? O next. Okay, number five. Pagtawid sa daan na maraming sasakyan. Hihingi ka ba ng tulong pagtawid sa daan na maraming sasakyan? Check off the list. Yes po! Ano ang sabihin? Sulit mo nga yung sagot sa papel. Ivan! Okay, para sa ating panglimang tanong, o meron bang gustong magbasa? Meron po bang gustong magbasa? Panglima? Sino pong gustong magbasa? Opo, teacher! Pagtawid sa daan na maraming. Okay po. Oh, ang galing na rin ni Kuya Lance magbasa. Galing na. Galing na rin ni Kuya Lance. Very good yan na. Okay, ang mga bata, number 5 ha. Pagdawid sa taong na maraming sasakyan. Check o ekis? Ekis. Isusulat lang ang iyong sagot ha. Isusulat lang po. Okay, mga mami, isusend nyo po yung teacher mamaya yung sagot ng inyong mga anak. I-picturean nyo po, ha? I-PPM na lang po sa akin. Okay. Para sa inyong pagkakaralin, mga bata, isulat sa kwaderno o journal o portfolio ang inyong nararamdaman sa realization lang ang mga tumutunod na tanong. Ano ang pagkakaralin ng aralin? Sino-sino ang mga tao na maaari mong hingian ng tulong na matatagpuan mo sa ating komunidad? Okay, ayun po ang inyong assignment o gawain sa... Okay po.
O, sana maraming natutunan ng mga bata, mga mag-aaral sa ngayon. Marami po kayong natutunan ngayon, mga bata. Okay, o, salamat mga bata sa inyong pakikinig. Bye-bye po. Sa aking pakikinig. Mag-aaral mabuti mga bata, ah. At ikaw lagi. Okay. Okay. Dito magtatapos mga bata ang ating klase ngayon po mga bata. Okay. Oh, maraming salamat ulit mga bata. Kita ulit tayo sa online class natin. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye na.